Pinoy international student sa Ontario ang nakabili na agad ng bahay sa Edmonton kahit na siya ay postgraduate work permit o PGWP holder pa lamang. Paano nga ba niya ginawa ito? Pinoy international student sa Ontario ang nakabili na agad ng bahay sa Edmonton kahit na siya ay postgraduate work permit o PGWP holder pa lamang. Paano nga ba niya ginawa ito? Narito ang report. Katatapos lamang mag-aral ng international student na si Cresto Ray Rabanal, Agosto noong isang taon sa isang kolehiyo sa Mississauga, Ontario. Pagkatapos ay bumisita sila sa kapatid ng misis sa Edmonton. Dito, nakausap nila ang isang Pinoy realtor at nalaman na maaasala silang bumili ng bahay kahit sila'y hindi pa permanent residents at kahit nasa postgraduate work permit pa lamang. Yes, you're correct, Sir Juan. Since PGWP po kami, yung status namin, kumbaga hindi pa kami PR, but we wanted to buy our house. We initially may na-save naman po kaming pera since we've been working for a while now. Major requirements po for, let's say for us na may work permit or PGW, I think it's 3 or 6 months na valid yung, at least 3 or 6 months valid yung PGWP. Yung work permit mo po, like your status, and then yung minimum, since we're like first time home buyer here in Alberta, we did a 5% down payment. Dito nagsimula na silang maghanap ng bahay. Higit 10 house for sale ang kanilang pinuntahan hanggang sa nakita ang isang bahay sa West End ng Edmonton. Nitong Enero, lumipat na sa kanilang bagong tahanan ang pamilya. We're willing to take the risk for now kasi we check naman po lahat ng mga possible scenarios. If in case hindi swertehin for the PR, we'll still be able to sell the house. If swertehin po sa PR, at least we already have a house po. And especially right now, since the interest rates are a little bit high, kaya po parang hindi po ganun kadami yung competition sa market. That's why when we found this place po, nakuha po namin siya kaagad. Wala pong parang bidding wars or something like that. So it's one of the advantage. Well, the disadvantage is the high interest rate. Malaking bagay anila na pareho silang may full-time job bilang mga IT professional. May mga naipon sa trabaho sa Pilipinas at sa Ontario. At ang kanilang mga trabaho ngayon ay parehong work from home. Nag-swap naman po siya lahat and we felt like it's the right time. Kahit hindi pa kami PR, we're already working on it and we're looking forward to it. And I think at the end of the day po, parang it's still a win for us kasi we've experienced being, you know, a homeowner, buying our own house. And for the next 3 years po until the expiration of our work permit, we're secured na po na kumbaga meron na po kaming bahay na tinitirhan everyday. Nasa 2,100 square feet ang laki ng bahay, 3-bedroom at 2-car garage. Yung last night po that we're about to decide on which house are we going to buy, nakita ko lang po ito sa Instagram page and then yun po, parang yung si Chris po, nagustuhan niya kaagad kaya dito na po kami nagstay. Sa mga nagbabalakan nilang bumili ng bahay, timbangin munang mabuti ang pinansyal na sitwasyon. As a couple and as a family, dapat lagi kayong nagtutulungan. Every decision that you're going to make should be dapat in agreement yung buong family. And yun, like you said po, you really have to have courage. And determination na you'll be able to do it. You know, part of our trait as a Filipino is we really work hard and we do our best in everything that we do. Tunay ngang hindi imposible ang mabili ang sariling tahanan, lalo na kung pinlano itong mabuti at may mga kababayang buong loob na tutulong na maabot ang pangarap na tahanan dito sa Canada. Ayun, so congratulations sa ating mga kababayan sa kanilang bagong bahay. Recap natin, so nagtapos sila or yung student sa Ontario sa Labton College
and nag-graduate nung August nung isang taon. So, under PGWP sila, and then bumisita sa Edmonton sa kapatid ni Mrs. at ayun, may nakausap na isang Pinoy realtor. Pero I believe talagang naghahanap din sila kasi itong mga Pinoy realtor, pupuntahan mo din talaga to eh kung meron kang interest. So, I believe talagang meron na din silang intention na maghanap talaga ng bahay sa Edmonton. And good thing, dahil nandito na rin sa Edmonton yung kapatid or kamag-anak ni Mrs. So, by the way guys, sa mga bagong viewers, dito rin po kami sa Edmonton nakatira at dito rin po kami nakakuha ng bahay. Pero hindi pa kami lumilipat. Going back, sila po ay nasa IT profession. Or dalawa silang mag-asawa ay work from home. So, valid pa rin naman ang kanilang work permit at na-mention nga doon ni Mrs. na merong hinahanap na requirement na at least 3 to 6 months na validity. Kailangan di pa papaso yung kanilang work permit. And I believe, ayun, swak naman sila doon. And then, nag-down sila ng 5%. Ang location ay nasa West End, Edmonton. So, iba-iba rin kasi guys yung prices. Depende talaga sa location. And dito sa aming city sa Edmonton, talagang unti na nag-expand palayo sa downtown. Kami po originally from Calgary. Nagustuhan din talaga namin dito sa Edmonton. Kaya nung nag-rent kami and then naging PR, dito na talaga namin in-execute yung plans namin na kumuha ng bahay since nagandahan namin yung place. And pagdating sa weather, sabi nila mas malamig daw sa Edmonton. Sa aking opinion, not that much. Hindi po talaga siya parang very distinct. Natanong din kasi namin yung aming kakilala dito sa Edmonton na ilang decades na. Wala naman daw talagang distinct sa experience nila, sa opinion nila. Pagdating sa weather, hindi naman nalalayo. Though sa Calgary ay merong Chinook, so yon. Pero pagdating dito sa Edmonton, ayun, mas lower ang cost of living, mas lower ang prices. So kaya din napunta rin kami dito. Isa rin din yun sa reason. And then, sabi din nila na willing to take the risk naman sila. So in case hindi ma-PR, pwede naman nilang mabenta yung bahay. Nung time na bumili sila ng bahay, though mataas ang interest, naging advantage lang nila ay walang market competition, walang naging bidding. So nakuha nila talaga agad-agad ang bahay. Meron akong kakilala na pakuha na rin ng bahay and used home yung kanilang target. Meron na rin talaga silang natabi, willing na sila talaga mag-down ng more than 5% ng bahay. Pero dahil sa mataas yung bidding ng isa, doon napunta yung bahay. So, ayun, nung mga times na yon, I think that was year 2023. Yeah, I think it's just last year. Na, ayun, may market competition sa, specifically sa Calgary. Kaya yun, hindi sila natuloy nakuhanin yung bahay na yun. Dahil sa market competition, meron at meron talaga na nagbibid ng mas higher price. So, ganun ang nangyari. Sinabi rin ni Mrs. and aware din sila na ang disadvantage talaga nowadays ay pagkumuha ng bahay currently ay mataas ang interest. Pero alam din naman natin, back of our mind, pag nagre-renta tayo, talagang technically ay napupunta sa interest lahat ng binabayaran natin sa ating rentals dahil sa, at the end of the day, hindi magiging sa atin ang bahay na yon, ang ating nirerentahan. So, yun lang naman din. So, na-mention din nila na nakapag-save sila sa work, sa Pinas, and sa Ontario. And maganda rin advantage sa kanila na dalawa silang nasa IT profession. So, ang status nila sa kanilang PR application, they said na they are working on it and looking forward to it. And I believe makaka-PR din naman sila kasi nasa advantage yung kanilang industry. Nasa top in demand sector ito na alam naman natin, 'di ba, ang PR ngayon merong designated industry, may times na yun ang binubunot lang nila and nandun sila. So, ang hugot nila at the end of the day, after weighing all the positive and negatives, gusto pa rin nila na ma-experience ang pagiging homeowner dito sa Canada. Ma-experience nila yung normal na
nakakabili ng bahay, nagtatrabaho, enjoying the family time and yung kanilang mga pinagpapaguran sa work. So, nakuha ko yung idea ni Mrs. So, yung bahay nila nasa 21 square feet. So, ito malaki-laki ito, guys. So, 3 bedrooms and 2 car garage. Dahil sa open to below or high ceiling, may na-sacrifice pa nga na ano doon, na kwarto. Kasi kung naka-close siya, meron pang pwedeng maging room doon. Pero, nakukuha ko rin yung idea talaga. Bakit marami din nowadays kumukuha ng open to below. And kami rin kasi open to below din yung nagustuhan namin. Sa dami ng pinuntahan namin sa pag-house hunting, iba talaga kasi yung vibes niya. Kami rin kasi work from home. Gusto mo yung hindi madilim? Feeling ko same page din kami doon na maaliwalas lang yung bahay, natural light, and maraming bintana. And yung sa kanila napansin ko rin na regular lot siya. So, ang regular lot, mas mahal siya sa zero lot. Then, dito din guys, sa Canada, talagang laging kasama na yung mga appliances. Kahit sa pag-rent, meron na rin matik na mga basic appliances like fridge, stove. So, may mga ganun ng appliances. Kaya, pagdating ng lipatan, kahit papano, nakakatulong, nakakabawas sa mga bitbitin natin. So, ganun din sa bagong bahay, sa pagbili ng bahay. Kasama na yung mga gamit sa bahay, mga washing machine, stove, fridge. So, sa experience nga namin, meron lang certain budget sa appliances and then you can work on it kung ano yung pwede mong i-budget sa fridge, sa stove. So, by the way guys, sa amin ay to build. So, sa amin from scratch talaga, kami yung pipili ng location ng lupa, location ng lot. And then, pagdating sa design, sa itsura niya sa labas, interior, exterior, look ng bahay, kami rin yung magde-decide. So, may mga options din sila na pwedeng ilatag sa'yo, yung mga builders. And then, pipili ka. So, ikaw pipili ng kulay ng bahay, kulay ng bubong, kulay ng pintuan, and sa lahat, actually. So, sa part na yon kami naman, yun din talaga yung gusto namin. Ma-customize namin yung bahay, kung ano talaga yung gusto namin, mailagay doon sa bahay. Okay din naman ang quick possession and there are times na may mga discount din ang mga builders pagka quick possession. Last time sa aming builders, ang quick possession nila, meron silang discount na 45,000. So, ang tanong po natin, can a temporary resident buy a house in Canada? So, yes. Yes po. And actually, may mga kababayan na rin po ako na nabalitaan dito na kumuha rin din talaga ng bahay under PGWP pagka-graduate. So, may mga nababasa rin ako na kahit mga temporary workers, talagang usual na may mga bumibili na rin ng bahay. So, you can work on your budget kung used home or yung brand new para lang hindi na mag-rent kasi yung iba nanghihinayang sa mga rent nila. Kung meron namang budget, kung kaya naman financially, eh mas gusto nila na maging investment na rin ang pagkuha nila ng bahay. So guys, let me know your thoughts sa opinion ng pagkuha ng bahay dito sa Canada under temporary status. So again, merong mga pros and cons and importante na mapag-aralan natin bawat profile, magkakaiba naman din ang mga tao sa Canada. May iba na kaya naman din talaga financially na kumuha ng bahay, kumbaga handa na rin. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na ayun, makakuha sila or ma-approve sa loan. Pero ayun, at the end of the day, importante na mapaghandaan natin, mapag-aralan natin yung mga pros and cons, take our time to study ang ating mga actions, especially sa finances. At mapagtuunan din natin, of course, yung PR plans natin. So, ayun guys. Again, let me know your thoughts. You can share your opinion sa comment section para rin makatulong sa mga nagbabalak na kumuha ng bahay kahit na temporary resident pa lang dito sa Canada. So, that's it for today's video. Thank you guys for watching. Take care. I'll see you again. Bye for now.
I don't know.